Sama-sama po ang ilang pamilya sa pamimili ng paputok na pangsalubong sa bagong taon sa Bacaue, Bulacan. At dahil po mabilis yung bentahan, halos po maubos na yung mga paputok sa ilang tindahan. Mula sa Bacaue, Bulacan, may ulat on the spot si Marisol Abdurrahman. Marisol? Pia, buhay na buhay na naman muli ano itong bentahan nga ng mga paputok dito sa Bacaue, Bulacan sa dami ng mga namimili. Ilang oras na lang at sasalubugin na natin ang bagong taon, kaya naman abala na ang lahat sa paghahanda. Pero ang iba, dito ang punta sa Bacaue para mamili ng mga paputok at mga pailaw. Ang pamiling ito na galing pang Nueva Ecija, sinadyaro mamili ngayong araw. Delikado kasi sa bahay ito eh. So mas mainam na yung last minute para meron kang, ibig sabihin, hindi mo na kailangan itago sa bahay. Safety ka na, pagdating mo doon, paputok ka na lang. Abala rin sa pamimili ang mamang ito na humabol din ng mga ititinda. Ibang sukay namin, nagpapahabol. Saka taon-taon na dadagdagan ng sukay. Ayon sa mga nagtitinda, mas maganda ang bentahan nila ngayon kung ikukumpara nung nakaraang taon. Sa katunayan, paubos ng araw ang ilan nilang paninda. Nakaraang taon ay parang dalawa o tatlong araw lang na namili ang mga mamimili. Alam mo, Pia, gaya ng inaasahan na ayon na rin sa mga nagtitinda, they are expecting na hanggang mamayang hapon at hanggang mamayang gabi, meron pa rin pong mga susugo dito, yung mga ikangay mga last minute shopper. Pero ayon sa kanila, by 8 or 9 o'clock, magsasara na rin sila para makapag-celebrate din naman sila ng New Year sa kanilang tahanan. Meron na rin tayong mga napansin kanina na ilang tindahan dito, Pia, na nag-uumpisa na rin magligpit dahil yun nga, paubos na rin ang kanilang mga paninda at yung iba ay talagang pinili na rin daw nilang magsara ng maaga para mas maaga rin daw makauwi sa kanilang mga pamilya. So far, maayos pa naman ang daloy ng mga sasakyan dito sa area, although ang sinasabi nga nila historically every year na lamang daw ano, lalo na pagkapagabi na ay talagang nagkakaroon nga ho ng napakadaming sasakyan dito kaya nagkakaroon ng problema sa trapiko dahil nga doon sa binabanggit natin na mga naghahabol na bumili bago po tuloy ang magsara ang mga tindahan dito sa Bacaue, Bulacan. Yan pa rin po ang latest mula pa rin dito sa Bacaue, Bulacan. Balik sa Pia. So, lalinawin ko lang kasi diba dapat meron din mga nakaantabay ng mga pamatay sunog dyan sa bentahan ng paputok? Okay. Pia, alam mo, simula talaga nang pumasok ang holiday season, talagang constant ang reminder ng Bureau of Fire Protection sa kanila kung paano mag-iingat. In fact, nakapaskil sa bawat tindahan, ano, yung mga paalala kung paano ito maiwasan. I don't know, hindi lang makikita dito sa likod natin. Tulad na lamang itong nasa likuran natin, Pia, may mga drum karamihan ang bawat tindahan na punong-puno ng mga tubig yan para just in case, ano, before pa man rumisponde ang mga fire truck na we understand ay naka-standby lang nearby, di kasi sila sa ngayon nandito talaga sa area dahil talaga makakaabala rin talaga sila sa trapiko dito sa lugar. Ano? Pero yung kumbaga yung immediate na mga kailangan gawin, sinusunod naman po nila yan. May mga drum na naka-standby sa bawat harapan ng kanilang mga tindahan para kung sakali man ay meron hong agad na magagamit pang apula lalo't napakainit talaga ng panahon ngayon dito, Pia. Alright, maraming salamat sa iyo, Marisol Abdurrahman.